10 pinakamayamang bangko sa buong Pilipinas. Oh, hey guys! Welcome here at Life Story. Ang mga pera, isa sa pinakaimportante o mahalagang bagay para sa ating mga tao. Kaya ang pag-iipon ng pera ay isa sa pinakamagandang paraan para sa ating mga tao, para sa ating kinabukasan at para sa ating mga sarili. Ang mga bangko ay malaking tulong para sa ating mga tao para pagkakatiwalaan natin, pagtataguan natin ng ating mga pera. At ang mga bangko din ay nakakatulong sa atin, hindi lang sa pagtago ng ating mga pera, kundi sa pagpapahiram din sa atin ng pera upang makabili tayo ng sarili nating pinapangarap ng mga bahay at mga sasakyan at makapagpatayo din ng mga gusto o pinapangarap nating mga negosyo sa ating buhay. Kaya sa videong ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakamayamang bangko sa buong Pilipinas base sa kanilang mga total assets o kabuuang bilang ng mga ari-arian, kasama na nito ang mga pera, gusali, mga sasakyan at marami pang iba. Pang-10, Union Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na Union Bank. May total assets na 707 billion pesos. Unang itinatag noong August 16, 1968 sa dati nitong pangalan na The Union Savings and Mortgage Bank. Ang Union Bank ay mayroon 213 branches, 389 automated teller machines, mahigit 3,000 na mga empleyado sa buong Pilipinas. Pagmamayari rin ng Union Bank ang City Savings Bank na mayroon namang mahigit 100 branches at mahigit 1,000 mga empleyado. Ang may pinakamalaking pag-aari sa Union Bank ay si Hiramo Nabuidis, na mula sa pamilya ng mga negosyante sa Cebu at 41 sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pang-9, Development Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na DBP. May total assets na 761 billion pesos. Ito ay itinatag noong 1939 sa tawag na Agricultural and Industrial Bank. Ang DBP ay kabilang sa GOCC o Government Owned and Controlled Corporation. At nangangahulugang ito ay pagmamayari ng gobyerno ng Pilipinas. Pangunahing layunin ng DBP ang matugunan ang pangangailangan pinansyal sa pamamagitan ng pagpapautang at iba pang serbisyo para sa sektor ng agrikultura at iba't ibang mga negosyo na mga gumagawa ng mga lokal na mga produkto. Sa ngayon ay mayroon na itong 149 branches at mahigit 850 automated teller machines o ATM sa buong bansa. Pagmamayari naman ng DBP ang Al Amana Islamic Bank, na una at kaisa-isang Islamic Bank sa Pilipinas na mayroong 9 branches. Pang-8, Rizal Commercial Banking Corporation o mas kilala sa tawag na RCBC. May total assets na 762 billion pesos. Tinatag noong 1960, ngayon ay mayroong mahigit 500 branches at 1,600 na mga automated teller machines o ATM sa buong Pilipinas. Pagmamayari ng RCBC ang Trip Bank ng Rizal Microbank na mayroon na ring 18 branches. Ang RCBC naman ay pagmamayari ng Nochenko Family na kabilang rin sa top 100 na pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pang-7, Security Bank Corporation o mas kilala sa tawag na Security Bank. May total assets na 788 billion pesos. Ito ay itinatag noong June 18, 1951 sa pangalang Security Bank and Trust Company. At kauna-unahang pribadong bank, Security Bank ang unang nagkaroon ng credit cards dito sa ating bansa noong 1970s. Sa ngayon ay mayroon na itong 478 branches at 800 automated teller machine na pinamamahalaan ng mga Pilipino pagkatapos ng World War II. Si Frederick D. na 30 pinakamayaman sa buong Pilipinas ay may pinakamalaking pag-aari at kumukontrol sa Security Bank. Noong 2016 ay bumili ng 20% na pag-aari sa Security Bank ang MUFG Bank, na isa sa pinakamalaking bangko sa Japan at 4th sa buong mundo upang matulungan itong palaguin. Pang-6, China Banking Corporation o mas kilala sa tawag na China Bank. May total assets na 867 billion pesos. Ito ang kauna-unahang pribadong bangko sa Pilipinas at itinayo ang una nitong branch sa Binondo, Manila upang tugunan ang mga pangangailangang pinansyal ng mga negosyanteng mga Pilipino-Chinese. Ang China Bank ay mayroong mahigit 620 branches, mahigit 100 na automated tellered machines o ATM at mahigit 10,000 mga empleyado sa buong Pilipinas. Pagmamayari rin ng China Bank ang Trip Bank na China Bank Savings na mayroon namang 162 branches sa bansa.
Binili rin ng China Bank ang Planters Bank noong 2013. Ang SM Group na pagmamayari ng mga C at pinakamayaman sa Pilipinas ang may pinakamalaking pag-aari sa China Bank. Panglima, Philippine National Bank o mas kilala sa tawag na PNB. May total assets na 1.1 trillion pesos. Ang PNB ay itinayo noong July 22, 1960 bilang bangkong pagmamayari ng Pilipinas. Taong 2000 nang mapasakamay ni Lucio Tan Sr. ang kontrol sa PNB nang mabili niya ang 69.2% na pag-aari nito mula sa gobyerno. Si Lucio Tan Sr. ay kasalukuyang ika-anim na pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Ang PNB at isa pang pinakamalaking bangko na Allied Bank na pagmamayari rin ni Lucio Tan Sr. ay pinagsama noong 2013 at nanatili na lang ang pangalang PNB. Ang Allied Bank noon ay mayroon 233 branches at ikasampung pinakamalaking bangko sa buong bansa. Sa ngayon, ang PNB ay mayroon ng 715 branches, mahigit 1,500 na mga ATM sa buong Pilipinas at higit 60 branches sa ibang bansa. Bank of the Philippine Islands, o mas kilala sa tawag na BPI. May total assets na 1.9 trillion pesos. Ang BPI na dating pagmamayari ng gobyerno ay itinayo noong August 1, 1951 at kauna-unahang bangko sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Sa ngayon, ang BPI ay mayroong mahigit 850 branches sa Pilipinas, Hong Kong at Europe. Mahigit 2,500 na ATM at 620 cash deposit machine. BPI ang nagmamayari ng Thrift Bank ng BPI Family Savings Bank na mayroong 162 branches sa Pilipinas. Ayala Corporation ang may pinakamalaking pag-aari sa BPI. At si Jaime Subel de Ayala naman ang may-ari ng Ayala Corporation na ikalima sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Pangatlo, Land Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na Land Bank. May total assets na 2 trillion pesos. Ang Land Bank ay naitayong bangko na pagmamayari ng gobyerno dahil sa batas na Agricultural and Land Revolt Goal. Dahil layuning tulungan ang mga magsasaka makabili ng mga maliliit na lupain para sa kanilang pagsasaka. Ang Land Bank ay mayroon ng mahigit 450 branches at mahigit 2,200 na ATM sa buong bansa. Noong 2015 ay binalak na ipagsama ang Bangkong Development Bank of the Philippines o mas kilala sa tawag na DBP. Ngunit hindi ito natuloy. Pangalawa, Metropolitan Bank and Trust Company o mas kilala sa tawag na Metrobank. May total assets na 2.1 trillion pesos. Ang Metrobank ay naitayong bangko ng grupong estudyante noong September 5, 1962 sa Binondo, Manila. Mayroong mahigit 950 branches at mahigit 1,800 na ATM machines at mahigit 180 cash acship machines sa buong Pilipinas at mahigit 30 branches sa ibang bansa. Pagmamayari ng Metrobank ang Philippine Savings Bank o mas kilala sa tawag na PS Bank na mayroon namang 250 branches at 575 na ATM sa buong bansa. Ang Metrobank naman ay pag-aari ng yumaong si George D. na ikasyam sa buong pinakamayaman sa buong Pilipinas na ngayon mamanahin na umapupunta sa kanyang apat na anak na magkakapatid na sila Arthur, Alfred, Alessandra at Anjanette. At ang pinakauna ay ang BDO Unibank Incorporated o mas kilala sa tawag na BDO. May total assets na 3.1 trillion pesos. Ang BDO ay itinatag noong January 2, 1968 sa pangalang Acme Savings Bank at mayroon lamang dalawang branches sa buong Metro Manila. November 1976 nang binili ng SM Group na pagmamayari ng yumaong si Henry C. ang Acme Bank at pinangalanan ng Banco de Oro Mortgage Bank. Noong December 2006 ay binili ng Banco de Oro na noong ikalima sa buong pinakamalaking bangko sa buong bansa. Ang Equitable PCI Bank na ikatlo naman sa buong pinakamalaking bangko sa buong bansa. Matapos magsama ang dalawang bangko ay naging Banco de Oro Unibank Incorporated ang pangalan nito mula noong February 2007 at pinalitan ng mas pinasimpleng BDO Unibank Incorporated noong 2010. Ang BDO ay mayroon ng 1,434 branches, 4,300 na ATM, 500 cash deposit machine at 36,000 na mga empleyado sa buong Pilipinas. Mayroon din silang 22 branches sa ibang bansa. At para sa iyo, alin ang pinakamaganda sa 10 pinakamalalaki at pinakamayayamang bangko sa buong Pilipinas? I-comment down below sa ating comment section at aming aalamin yan. At dyan na nagtatapos ang ating video ito.
At please don't forget to like and subscribe for more updates sa mga video pa nating ilalabas. So once again, this is Life Story and I will see you guys on my next video. Thank you.